바로 빼야 돼. 어떤 데 바로 다시 먹어. 너도 소사와 너는 소사원이다. 아기 수바다. 똑같아. 이딴 거. 아니니. Sinasabi kong sideline namin ni Val pag ano, pag December, hanggang bukas na lang kami ng tanghali, hanggang bukas na lang kami na, tama, tanghali, hapon hindi na kami aalis kasi, di ba, putukan na nga yung, nakakatakot ng lumayas. So, ngayon, on the way na kami para mag-deliver. Kami lang dalawa. Sinet ko na ng ganun 1 hour para nakaka-tulog-tulog pa rin ako. Kaya nagising ako ng mga 11:30 na ng umaga. At medyo okay-okay na siya. Tapos, ayun. Hi guys! So, na-deliver na namin yung first batch. Second batch naman dito ngayon, di-deliver namin. Babagsak namin. And then, after noon, na papasama yung mama ni Val. Punta ng Dangwang. Ang sungit-sungit yung talaga yun. Traffic kasi, daming namimili for 31 at daming prutas, ang daming bulbi ng prutas, tapos samot-saring, singit-singit pa ng mga kotse kaya sobrang traffic na. Ayun, hinahanap na lang namin kung saan i-deliver yung ham. Kinini ba yung kilindon dito? So, ipapakita ko sa inyo yung niya. Kung interested kayo dun sa toys nila, lalagay ko sa information box. So, guys, ayan yung nila, Dulce store. Meron sila sa Divisoria Market basement. Sa basement sila. So, mga laruan sila. Diyan namin di-deliver yung yung ham. Ayan, nag-aantay si Ball. So guys, nakita niyo yung yung store na pinag-deliver namin. Umorder sila ng ham sa amin. And then, ngayon nandito na kami. Naantay na lang si Boss Lindon para siya mag-receive or
ng ham. Hindi ko alam kung sino magre-receive. But anyway, yan yung pinaka-store nila. Ang store nila is Dulce Toy Store. So, if interested kayo sa mga wholesale store, a wholesale na toy, I'll put the link in the information box. So, shout out to Dulce Toy Store. Ayan. So, kay Boss Lindon, hello! Ayan. Hello guys, andito kami sa Metro Pilipinas. Andito kami sa hospital. Ayan, nilalagay pa rin sila. Sila CBC siya. Tsaka dalawa yung tinuturo sa kanya dito. So, nag-aantay kami ang resulta. Nandito kami sa hospital. Nandito na rin si Val. Bumili ng ano, ng Starbucks. At chocolate. Antayin lang namin yung ano, yung resulta. Buti na lang bumaba siya, nag 36.4 na. Kanina nag 38.9, kaya ganito yung tsura ko kasi umiyak ako. Nininervyos ako. Ito yung binili ni Val na Starbucks. Wait. Kumakain ka na. Kumakain siya ng Starbucks. Na, ano, pandesal, no? Paano ka mag, ano, billiard? Paano mag-billiard? Paano? Guys, uwi na kami. At, ayun, okay na si Matthew. Ayan, ano, nakuha na namin yung CBC niya. Medyo okay naman, hindi naman siya dengue. Ano, viral lang at saka kailangan niya mag-antibiotic dahil dun sa ubo niya. Pero normal yung ano niya, yung cough niya, yung walang ano, peeling daw ng doktor dito sa ilong kasi nga 'di ba? Uso ngayon yung ano, yung sipon. Malamig kaya yun nga sabi ko sa inyo, hindi talaga pwede. Kiniginaw ka? Hindi talaga siya pwede sa Pilipinas na masyadong malamig kasi marami nagkakasakit ng mga bata. Ayan, so Diyos ko, yung dinadala ko si Matmat kanina sa hospital. Parang on the way pa lang kami, Diyos ko, naninervyos ako, nagdadasal ako. Tapos, ang dami ko nang iniisip. Ganun, alam niyo yung nafe-feel, alam ko nafe-feel niyo yung mga mami na ganun. Yung parang ang dami yun ang iniisip for the future of your son, ganyan, mga bata, ganyan. So, lahat naisip ko yun. Ayun, kaya yung nandun na, pagdating namin, kinuha siya ng dugo, tapos dumating na nga si Papa Val. Hindi na siya umakyat, hindi na siya tumaas, tapos yun, sinibc na nga siya, at nakuha naman namin yung resulta, okay naman, pero hopefully, hindi na siya mag-fever yung ganun kataas, kasi talaga nakaka-nervous, nag 38.9, naku, Diyos ko, naiiyak, umiyak talaga ako, kaya kanina yung mata ko parang iba, ganun din si Matmat, tapos nag-pray kami na sana maging okay na lahat, ganyan, diba? Ayun, so, ayun, uwi na kami. Finally home, pero aalis ulit ako, bibili ako ng gamot, nilataas na naman yung lagnat niya, 38.8 na, kaya todo, ano na naman ako, ninenervous na naman ako, pero sana bumaba, pinainom ko na siya ng gamot, ay nako.